pena. Ayan. Diaper. Ayan. Boots. Needle soup. Paano yan, love? Hmm? Ba't yan ang suot mo? Pang rider? Bobby TV. Ano? Ano yan? Ano na? Yung kasama mo? Mabalag ka? Bye. Saan? Basta na pakiramdam mo. Ano lang kay Pops. Tapos medyo may ano siya. Matigas pa. Medyo ano. Ngayon lang ito nagtigas? Hindi ko rin po maano. Pag ano po nung meal, ng saging. Diba, magpapaano ko rin. Ayan. Ito na po yung inalis sa akin. Specimen appendix. Pwede ba ito ipakita? Ako yung nandidiri ay. Maliit pa nga daw ito, sabi ni Doc Leo. Pero baka nga daw dahil nga lumalaki na siya sa sipa. Nakuha po ito sa baba ng uterus ko. Ayan, oh, parang may mga mag-maga na parang may nana-nana. Ayaw ko lang, hindi rin ako atin nila. Thank you. Kanina po naka-catheter pa po ako, tapos inalis na rin. Well, kagabi pa po ako naka-catheter. So ngayon, ang problema ko na lang ngayon is yung healing ng sugat.
Tapos kagabi po while nasa operating room ako, bumisita sila mama right after nung basketball nila kagabi. Kasi hindi po kasi allowed nga ng visitors dito sa loob, kaya sira yung lumabas para mangamusta sila sa ano, sa status ko. Tapos yung ate ko sa ate Dab, since nurse siya dito, currently nurse siya dito, siya yung taga nagkasikaso sa akin. Isa siya sa mga nag-assist doon sa operating room, kahit doon sa recovery room. So at least doon pala may moral support na ako. At ganoon din kay Rab, talagang hindi ako iniwan simula nung dinala ako dito sa hospital. Kasi in pain ako simula nung ano eh, ng Tuesday ng tanghali. Sobrang So, ang sobrang hirap po ako ngayon ay magkikilos, lalo na pag tumatayo. Kasi na-stretch siya. Na-stretch yung sugat ko, yung tahi. Yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po akalain na ma-operahan ako. Kahit po kahapon, parang in denial pa ako na for surgery na ako. Kasi talagang biglang yung pain, tapos talagang hindi na nawala kasi yung pain, kaya kailangan ko magpa-check up. And then akala ko check up lang siya kahapon, hindi ko akalain for admission na and for operation na. So lahat po kami surprised. Kasi dati yung dati kong video na pa-check up ako, siguro hindi pa po siya ganun ka ano, maga. Pero yung kung kahapon ano na maga siya. Kaya kailangan ko operahan. Naawa din nga po ako dun kay Rab kasi sobrang stress nun. Stress talaga siya dun sa condition ko. And talagang hindi namin akalain na appendicitis siya. Acute appendicitis. So hindi siya dahil sa biyahe or kung ano man. Kinasabi ng OB saka nung sa surgeon sa appendix. Talagang nag-inflame yung ano, appendix. Thank you po sa Kalingap Warriors. Ayan, nagpunta na po sila ng flower for kling-kling, sarap putas. Ayan po. Di ba po niya na kakain kasi ngayon po ay inatake po siya ng ano, pasidik. Ayan, kaya di po siya nakakain ng prutas. Kaya natagalan din po kami dito sa pangatlo na po niya itong ano, araw po. Salamat. So,
meron ka pa, di ba? Di, gawin mo na siyang twice a day. Kung gusto mong palitan, pwede mong palitan ng sorbifer. Kasi meron yan, hindi nakaka-mystical. Alam ko. So, chase dressing daily. Tapos ang yung flora cut meron ka, di ba? Ubusin mo yan. Pwede ka sa 21 kay Doc Leo. Tapos ang prenatal na the same time. October 4. Alam ko. Sign ako dito. No? Grabe. Kahit ako, di nakatulog. Walang talaga nakatulog sa atin ata. Wala sa atin nakatulog nung gabi. Damay lahat. Grabe yung sakit. At grabe yung suka. Ako na suka. Magdamag yun. Kinakaba na nga ako. Kala ko yan. Kung ano na. Yung pala kabag, no? Kabag. Hindi sa nga acid. Acid. Acidic po ako. Sumabay pag inoom ng gamot. Sabi daw sa mga bagong opera, ganun daw talaga. Karamihan, kinakabag daw mga bagong opera. Sa trigger kasi siya, so ano yung pagkakabag daw. Kaya mag-instop yung kamot na yun. Sa kapalaan ka rin yun, magdamag. Kung madaling araw, ano? Dalawang araw yun, ganun. Pero nung mga pangalong araw, ano na lang. Pero ganun pa rin. Sobrang suka gastric juices na yun. Gastric juices na bagay yung lumalabas. Grabe yun. Sobrang sakit. Buti na nga po lang ngayon, nakakilos na ako. Saka yung baby yan ang pinaka-importante. Buti na lang healthy yung baby. Same po siya ng baby. Ilang beses po na chinek yung kanyang heartbeat. Nung pag-alis ko, chinecheck ba rin? Chinek din. Pagdating ni Doktorado din, bago ako chinek din. Wala man daw nangyari. Okay naman daw yun sa pregnancy ko. Talagang yun lang sa kabag. Doon tayo natagalan eh. Kasi mga kalingap, ano na talaga kami? I-discharge. Doon, dalawang araw lang dapat kami. Kasi yun nga, nakinabag siya. Tapos hyperacidity. Hindi naman ako pa i-discharge ng dahil. Pakalma muna siya. Wala ka sa hospital yan eh. Basta-basta i-discharge kapag ano. Grabe pa yung sakit. Sobra. Lalo na po nung first night na inatake ako. Umiiyak na ako sa sakit. Pinatake baga ko itong sa appendicitis. Ay, oo. Ano mas masakit? Yung sa appendicitis o yung sa kabag mo?
after naman. Halos pareho nga. Hindi ko na rin naman ano, grabe yung sakit. Mas masakit ata yung sa ano mo, appendicitis. Grabe. Grabe yun, yung gabing yun. Talagang hindi natin alam ang gagawin, no? Tatulog ka na lang. Buti nga, nakatulog ka. Tapos after noon, nagpa-check up tayo kinabukasan. Buti na lang, nagpa-check up tayo kaagad. Kasi kung hindi, baka magsumabog. Ang dala mo, no? Rupture ng ating kanito. Yung baga pagka-check up right after that, hapon may... Ano agad? Opera? Oo, basta inano lang yung meal ko, yung oras na pwede na ako mag-opera. Pwede na ako mag-opera. Ano nga daw ako nun, groggy ako nung ang anesthesia ko po ay sa ano, spinal from pusod na pababa. Hindi ako general anesthesia kasi nga sa kama sa hinilaan daw, binabaan daw yung dosage kasi nabuto sa for the safety rin daw ng baby. Nasa anesthesia? Oo. Gising ako nun, pero hindi ko siya naalala na yung mga sinagsasabi ko na. Nagsasalita daw ako sa ano, operating table. Pero ngayon okay naman yung baby, di ba? Sa opera siya? O paano? Sa opera. Sa opera. Kasi nag-gay yan naman. Gay only. After a few days. Kaya ano, sobrang thank you po sa lahat ng prayers. Actually, di naman alam ng iba na ano eh. Pero ang daming nag-aano siya na ano. Kunti lang nakakalam na na-operahan ka. Yung mga family and friends. So, thankful ako. Kasi talaga ang feeling. Tapos, sobrang niya na, ay, sa suppository. Diyan na, nilalakit siya ko lang. Sa atin na ato eh. Hintay lang po namin si Ate Nelia, nagbibili ng gamot. Nakalimutan namin. Ikaw? Hmm? Ano ako? Ikaw, videohan ko. Ayaw? Ulit na. Ayaw, vlog mo to eh. Gabi ang ano niyan po. Stress, siyempre. Stress, kabado yan, sobra. Sobrang kaba. Nung palang gabi, nung ano, sumasakit yung tagiliran mo. Stress na ako na. Nakamalipinta rin ang mukha mo. Hindi pa tayo napunta sa hospital. Siyempre, kinakabahan ako. Baka, yun nga, kung ano nangyari na doon sa baby. Baka nakakaawa. Sobrang awa ako talaga sa'yo. Sabi ni mama, ano daw? Pagpupisita daw niyan, unang namin pagpunta natin dun sa hospital. Hindi ko galing adaw sila niyan. Di ba nag-basketball si Papa? Oo. Tapos nagpilita daw sa kanyang kamag-anak niya, Chona. Chona ba? Kamag-anak niya ngayon. Oo. Hindi nalaman na nasugod na ako sa hospital. Nagpunta ako sa hospital, tapos kay Madeline niya na-confirm na ano, for operation na ako, appendectomy. Tapos, kaya pag nagpunta-punta daw siya agad, tapos hindi na siya pinapapasok. Kasi na ay nagpunta siya sa hospital, yung lumabas ka. Hindi daw may pinta mo kung ano sabi ni stress ka daw. Akala mo ko kasi pag after na surgery, bababa agad ako. Mm-hmm. Kasi may record. Tagal ay. Ang tagal. Like 2 hours pa ata. Like 2 hours recovery pa. Parang pinababa yung ano nung anesthesia. Bilis na mangyari sa anesthesia ko. Nawala din na. Mas mababa ka daw. Mababa? Pinabaan daw ang dosage. Kasi yung kapatisip. Tapos sinasabi ko daw lang sa operating table, sabi ng ate ko. Ah, butas na ang tiyan ko. Hindi mo ganun daw, butas na ang tiyan ko. Tapos, hindi ako makahinga. Hindi ko na yung mga lala. Sinasabi ko.
Diba, nakauwi na tayo, ganyan. Dito na po kami, nakauwi na. Nakauwi na po kami dito sa bahay. Ayun si Jimel, nag-asikaso agad. Ha? Nag-asikaso agad si Jimel. At si Darius yung salubong. Ha? Si Darius. Nag-welcome home. Magagalit ang tuloy. Kinalita. Bakit yun? Thank you. Sabi asikaso nun sa akin ni Atenelia. Atenelia? Kasi, siya at kumpuyat din niya sa Atenelia. Asikaso talaga. Sana yan si Atenelia? Trabaho yan sa ibang bahay. Naging caregiver ng Atenelia. Sana yan? Sa mga minibiyak na, sa buwan, ako nagpapalit ng oxygen. Sana yung mga pala. Oo nga. Natulungan ako yung tiyahin ko, kaya lang, hindi man sila, ano, kami sa Atenelia. Hindi, kaya natin na-stress. Wala pang ligo. Wala ligo ako mga, ano, tawag dito. Ako tawang labakara lang. Wala talaga. Isa pang, ano, isa.